araw guys, ano yung pinagkaiba ng itsura ng azolla na bata pa lang or yung ready to harvest na or pwede na siyang ma-harvest. I-show ko po sa inyo. This video ko po, nung nag-gumawa kami ng azolla pond, ay nakalagay doon kung ilang days at anong date kami gumawa ng itong pond na ito. Ito po maganda yung kapal niya kasi ano siya, anong tawag to? Matibay kaysa dun sa kabila. So, ito po yung itsura niya. Yan. Mataba. Maganda po yung pinalabasan. Yan. Tapos ito po, ready to harvest na siya. Kasi po, nagbrown na po. Nagbrown na po. Yun o, yung mga brown. Nagbrown na po siya. Pwede na siyang i-harvest at ipakain. Pwede rin ipakain ito, pero much better na ito muna yung unahin kaysa dito sa bago pa lang po. Yan. Check natin yung mga manok. Po. Parang hinihintay po nila yung azolla. Oh, nakikita mo. Nung nakaraan po, yung una ko palang introduce sa kanila, hindi po nila pinapasay. Ngayon, tingnan niyo po. Nagmamadali na sila bigyan ng azolla. Ito, yung mga manok. May doon na, pero ako pa rin yung sinusunod tong apat na to. Kain sila ng azolla. Ganda nila. Bem, sa naming chicken ay sinipon po. Bali, sineparate po namin siya dito at pinainom ng tablet na Ori Amtel. Pinatakan yung mata ng oregano. At saka, opo, sabi ng kuya ko, pinatakan daw yung mata ng oregano at pinainim ng tablet. Amtel tablet. Din maiwasan sa ngayon na panahon na magkakasipon or magkakasakit yung mga manok kasi po maulan po yung panahon. Every afternoon po umuulan. Hindi yung ulan na konti lang, hindi yung malakas na ulan. So, ang aming ano po, bubong ng aming breeding pen ay kailangan naming palitan ng yero. So, meron pong yero doon sa bahay ng kuya ko na nilagay ng tatay ko sa second floor nila po na parang tambayan. Kukunin na lang po namin kasi papagawa naman po yung bahay. So, ilalagay namin dito. Baka baka sa Monday po or pag maganda na po yung panahon. O boss, oregano. Pinapatakan na po ng oregano yung mata. Kayo, ano, hopefully, gagaling po yung chicken. Takot. Ano lang muna? Sampul. Mamaya na lang kayo lagyan sa loob.
yung RIR at saka Hobart po. Yeah, mga malalaki na po. Medyo tiis-tiis muna kayo sa pagkain ng asola kasi wala pa po akong kasama para pasukin kayo dyan. Lock. Ganda sa salad sa ba. Hiya sila, nahihiya. Then, oh, naguwa. Ibalik. Awayin kayo ng mga matinik dito sa labas. Ito, naglilimlim. Mukhang naglilimlim. Na po. Aming may sakit. Makain na po siya. Yan yung ibig kong sabihin. Oops! Kailangan ng palitan yung aming ano, yung aming trapal na ginawa kasi hindi maganda sa panahon ngayon. Parating basa yung loob ng ano, ng manukan, ng breeding pen na tinayo namin. Pero mga maliliit pa lang po yung nakatira dito. Pag mag-breed na po itong mga malaki, sila na po dito. Yan talaga po, practice makes perfect po. Invento ng mga ano, ng kulungan. Pero makakamura ka nga, pero hindi naman safe yung mga alaga mong manok. Kaya kailangan palitan talaga ito ng ano, ng yero. Yan.